Okay. Talaga, ano, no? Maganda topic? Maganda. Kasi po, yung topic po natin, hindi ko alam siya kung TBS, nag-pray po ako sa Panginoon. Tapos, sabi ng Holy Spirit, yun ang iyan mo. Sabihin mo sa mag-BBS leader. Nag-confirm din naman kay Kuya Edwin. Di ba, Kuya Edwin? Yun, pagpunta ko po sa batayan. Oo. Oh. Parang, ang dami yung sinasabi, pero yun yung talagang parang maliwanag sa akin. Yung topic na yun. Kasi, kapag ka ang Holy Spirit ang salita, mayroong confirmation. So, ang praise God, ano? I was so blessed kasi lahat po na, halos lahat na umatid po dito sa Lord Harvest, praise God, hindi po sila naghirap. Lord! Wala noong ngayon. Dating ang kanilang mga wasweldo ay napakaliliit, 900. Pero ngayon, glory to God, bago sila umalis dito, bago sila nawala dito, may mga kotse na. Mga Toyota pa. May mga anak pa. Hallelujah! Amen. Yan ang nagagawa po ng pagkilos ng Panginoon sa Lord Harvest. Kasi po unang-una, kami pong dalawa ni Ate Flo, talagang nagkakaloob po kami. Lalo pag nasa Pilipinas, nagbibigay po kami sa mga lingkod ng Panginoon. Biblical po yan eh. No? Katulad yung nangyari kay Kuya Ulysses, ano? Yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa, darating ang panahon, mag-aani ka rin eh. Kasi nga, biblical din po yan. Sabi ng Bible, ano? Tingnan natin kung totoo pa nasa Bible yan. Ang sabi, sa Galatia, chapter 6, verse 7, sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di matataya ni naman. Ito, kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. So yung inihasik ng lolo ni Kuya Ulysses, nagtanim siya ng mabuti, di ba? Amen. Tumulong siya. Nauumani yung lolo niya ngayon. Amen. Di ba? At ang maganda pa doon, si Kuya Yuli talagang, di ba? Ano ko na yan, Kuya Yuli, no? Si Kuya Yuli talaga nangangailangan ng napakalaking pera noon. No? 5,000 nga yung sinabi sa akin, pero nagkataon naman nagbayad ng bahay. So sabi ko, Panginoon, huwag mo pong hayaan si Kuya Yuli na magkaroon ng utang. Kasi talagang ayaw ng Diyos na mangungutang ang anak niya. Gagawa siya ng paraan, lalo na kung faithful ka, gagawa ang Panginoon ng paraan para yung problema mo, siya ang lulutas. Amen. So glory to God, dahil nakautang ka ba Kuya Yuli ng napakalaki? Wala siyang sakit ng ulo. At ang nakabebless pa doon, yung lolo niya ngayon, umaatin na. Amen. Kasi mahirap po yung, may sakit, tapos ipangungutang may paggagamot. Kapatid, malabo pong gagaling yan. Amen. Kasi umasa sa tao, hindi sa Diyos. Kaya ipag-pray natin sa Panginoon. Ngayon, mas mainam na tayo ay magtanim ng mabuti. Dahil, hindi man natin anihin ngayon, dahil tayo panahon, aani ka. Tiyak yan, sabi sa Bible eh. Di ba? Lord. Kaya yung nangyayari sa amin, tanim kami ng tanim. No? Noon pa. Pero ngayon, praise God, umaani kami unti-unti. Amen. Huwag natin sabihin na, binigay ko na yun, wala na yan. No. Ang Panginoon, hindi siya nungaling sa salitaan niya eh. Iba, balik niya kung ano yung binigay mo sa kanya. Amen. Hindi siya sinungaling. Lord. So, mag-expect ka. Hindi yung nagbigay ka, okay na lang yan. Walang, parang ang magpahirang kay Lord. Mag-expect tayo. Yung tinutulungan natin, na mga mahihirap, pagpapautang yan sa Panginoon. Amen. Lord. At later on, ang Panginoon ang magbabayad. Amen. 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 Kaya nga, napakahalaga na itong first month of the year, maging open tayo sa pagbibigay. Amen. Bakit po? Kasi po, kung gusto mo ma-experience talaga yung floodgate,
Na sinasabi, pagpapala for the whole year, ito yung time. Kasi naka-open yung gate ngayon eh. Amen. Open yan. Amen. So, tinatry tayo ng Panginoon ngayon. Eh, kung talaga magbibigay tayo para sa Kanya, ibig sabihin, yung whole year na yan, ibibless ng Panginoon. Amen. 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 At isa pa, ilagay natin sa ating isipan, ano, napakaganda yung tumutulong. Lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Amen. No? Napakaganda po yan. At talagang tiyak magpapalaki ka ng Panginoon. Amen. Tiyak talaga yan. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, no? It is Word of God. Sino ba naniniwala? Amen. No, kaya po yung tatay ni Kuya Don, nag-aani na yan eh. Amen. No, tulad yan, nag-aani na yung tatay niya. Tignan niyo si Kuya Don, di ba? Amen. Lord, no? Amen. Tatay, walang paniniwala sa pag-atin-atin, ano? Nagiging ano pa sa tatay niya. Pero ngayon, glory to God. At makikita po yung transformation sa kanyang buhay. Amen. Lord. At isa pa, yung kanyang mga pinagpe-pray, answer prayer. Amen. Lord. Kasi pagka wala ka sa Panginoon, mahirap pa sagutin yung mga prayer, di ba? Maabot lang kung ilang taon yan. Di ba? Pero pag ang iyong mind, ang iyong puso nakasit sa Panginoon, hindi pagtatagalin ng Panginoon niya kasi desire ng puso mo yan eh. No? Amen. Kaya nga ito, sabi ng Panginoon ano? Sa Mateo chapter 10, verse 42. Maniwala po ito. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig? Ano daw? Isang basong tubig. Kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko. Alagad. Ibig sabihin, ito yung mga likod ng Panginoon, mga pastor, mga evangelist, mga... Yan po, alagad po ng Panginoon. At sabi niya, kahit isang malamig na tubig lang daw, ano? Sa maliliit, dahil sa ito'y alagad ko. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Amen. Sabi ng Panginoon, tinitiyak niya na yung nagbigay man lang ng isang basong tubig sa lingkod niya, tiyak may gantimpala. Amen. Yes. Yes. Basong lang ng basong tubig. Amen. Kaya ako minsan, pagka nagbibrit na ako, sino kaya magbibigay ng tubig sa akin? May blessing pala yun? Kaya, naka-stock na yata yung tubig. Tubig at gatas. Ngayon, tigal. May bumili. Ngayon, tiyak may magpapala. Kaya ang ginawa niya ng lola ni Kuya Yuri, binibigyan niya ng BBS sa kanila, hindi may magpapala. Amen. Ang Panginoon, totoo, buhay. At ang salita niya, may power. Amen. Kung ano yung ginawa natin, tiyakaanin natin yun. Amen. Amen. Ha? Kaya nga, praise God, ano? Siguro, itong taon na ito, yung pinag-pray namin, matagal na rin yung pinag-pray na magkaroon tayo ng church sa Pilipinas. Amen. Marami yung mga offer na lupa, no? Yung isa tanay. 2 years pa. Pinag-pray namin niya kasi unang-una, plano natin, tandaan ninyo, tayo ang nagpa-plano. Di ba? Sabi sa proverb. Pero ang Panginoon pa rin ang magpapatupad. Amen. 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 Kaya kahit plano ka ng plano, hindi naman kalooban ni Lord. Wala rin, di ba? Amen. Pag ipinilit mo yung plano mo, masisira lang. Walang mabuting kahinatnan. Mas maganda yung plano ni Lord. Amen? Amen. So ngayon na medyo maayos-ayos yung aming sitwasyon ni Ate Flor, yung mga paper, no? Maayos-ayos na. Ibig sabihin, ito na yung pagbubukas na pwede kaming bumisita na naman o tumingin sa Pilipinas at kung ano yung sinasabi ng mga offer doon, kung pwede natin. Kasi yung nasa puso talaga namin, yung ating gawain, buksan sa Pilipinas. Kasi dito hindi tayo permanente. Amen. 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 At isa pa, yung pinag-pray din namin ni Ate Flor na lahat ng mga naging bahagi ng Lord Harvest, kapag ang gawain sa Pilipinas ay bukas na,
kung po pwede pupunta lahat doon, mas maganda, di ba? Kita-kita doon, di ba? At yung pupuntahan natin, parang ito ay ano eh, marami pong mga puno doon. No? Maraming mga puno, maraming mga... Maraming mga... Kung ano-ano mga maiuwi, papaya, saging, buko. Kompleto. Kasi maraming tanim eh. Kaya nga, on the future eh, pinagpe-pray din namin sa Panginoon na maging ano eh, retreat. No? Magbubukas ng retreat doon para yung mga gusto ko seminar, pwede pumunta doon. Mga iba-iba mananampalataya, pwede pumunta doon. Kasi malamig doon eh. Malamig yung lugar niya. Mataas masyado. Hindi po yun na yung satanay, hindi yung kabayanan, hindi. Malayo pa po doon. Aakyat naman ang pinakamataas na bundok. Layo pa. Kaya na, pag ikay pumunta doon, kung hindi ka sanay, magbo-boring ka talaga. Kasi nakikita ko doon, nakikita ko sa vision, ano? Yung mga tao doon, yung mga nangangailangan ng kaligtasan, ano? Kailangan makarating ng words of God doon. Kasi walang nagsasagal umakyat doon na para mag-build ng church eh. Pero may mga electric na doon, may ilaw na, may tubig. Meron na rin signal. At malapit po yun sa parang falls, no? Darating ang time, matidevelop yun, pupunta ang mga turista. Yun po ang future na mangyayari doon. Kaya kailangan, pag-uwi namin natin, Lord, pag-pray niyo po kami, na maano namin yung lupa kung talaga yung nakalawa ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Meron naman tayo mga carpentry. No? At tama-tama yung anak ko ay tapos na po ng civil engineer. Pwede na niya kayo sila. No? Time na talaga eh. No? Di ba? Kaya pag-pray po natin. Amen? Amen. Pero ang sinasabi, no? Tayo po ay sumunod. Kahit natin mag-bless for the whole year, try natin sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kasi lahat ng sumunod sa Panginoon, lahat ng nagbigay sa Panginoon, hindi po naghirap. Amen. Walang naghirap. Amen. Ha? Walang namalimos. Amen. Sabi sa awit, sa tanang buhay ko, tamanda na ako, wala pa akong nakitang lingkod ng Panginoon na naging hampas lupa. Amen. Amen? Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen. So, ano pa po? Wala na po ba? No? Ako ba? Ha? Ako saglit lang din. Saglit lang din. Mahirit pa. Alam niyo ba kung bakit na hindi pa ako. Alam niyo ba kung bakit nagbibigay ako noon, 'di ba, sa kabila tayo? Nagdadala din ako ng pagkain, pero hindi tulad ngayon. Para yung kung mayroon akong dala, isa, dalawa, tatlo o apat ganun. Natandaan mo ba, Ate Flor, yung the day nga, yung mamatay ng tatay ko? Halos namatay niya nga eh. 3 days, diba? Namatay ng tatay ko. Three days na namatay ang tatay ko. Tapos sabi ng amo ko, mabait pa rin ang amo ko, sabi niya, magbigay ka ng tubig sa mga tao at pagkain. Sabi ko ganun, wala ko magbibigay ako ng tao, pero priority ko sa church. Di ba pag 1 year na ako ngayon dito nga, nagbibigay talaga akong pagkain. Siguro ang iba nataka, bakit na nagpakahirap si Ate Rin? Hindi kayo ha, yung iba, kagaya sa bahay, hindi siguro nila maintindihan or sino man nga tao, kahit driver namin, nagtanong, bakit ang dami mo, Ate Rim? Ayan muna ako, hindi ko alam bakit. Sabi mong ganun, hindi ko alam. Nagkataon pala yung namatay ng tatay ko ng 3 days. Tapos, sabi ng amo ko, sige, nadalian mo, bigay ka. Ang ginawa ko, bumili ako ng tubig, bumili ako ng pagkain, tinapay. Binigay ko sa mga customer ko, at saka nagpunta ako dito sa church. Nagbibigay ako ng pagkain, nagluto ako, nagbigay ako ng tubig dito sa araw na yun. Tapos sabi ng anak ko, Nanay, si Lulo, nabuhay. Sabi niya, ganun, promise, 3 days. Di ba, nabuhay. Nabuhay
namatay din siya. Namatay ang tatay ko, no? 3 days, sabi. Tapos sabi ni, ah, tatay, tatay, sabi ng mga kapatid ko, kasi pinaway ko yung mga kapatid ko. Pinaeroplano ko yung isa kong kapatid, kasi kailangan talaga. Tapos sabi ng anak ko, ah, sabi ng kapatid ko, ah, tatay, dadating na si Rizel. Tapos bigla nagising, ah, pakihingin niyo ako, bilisan niyo, pakihingin niyo ako. Kasi dadating na pala si Rizel, yung apo niya, na inalagaan niya pag alis ko 8 months. Ngayon si Rizel ko 23, mag-book 24 na sa February 13. Ngayon, pagka ilang siguro after mga ilang days, nanamatay na naman siya, 5 days. Nawala na naman siya buhay. Sabi ng anak ko, pero araw-araw nag-ano ako, nag-minomonitor ko siya. Isang araw ko siguro, nakailang beses ako magtawag, video call. Sabi ko, Lord, wag mo muna punin ang tatay ko. Gusto ko alagaan ko pa siya. Sabi ko, gano'n. Hindi na namatay na naman siya 5 days. Sabi ng anak ko, nanay, wala na buhay si Lolo. Dito na lang, gano'n na lang, gano'n. Pero hindi yun. Ginaganon niya. Tapos ang ginagawa ng anak ko, yung cotton, ginasawsaw sa tubig or gatas, isawsaw sa bibig niya. Mabuti si Rizel, dahil siya, yung caregiver siya, alam niya ang first aid. Nalagyan niya yung lolo niya, pinupunasan niya, lahat-lahat, binibihisan niya, ginano niya. Pero sige pa rin yung magdasal ako, magdasal. Dala pa rin ako dito ng pagkain ko. Kasaksi ka yun yan, kuya, di ba? Yung ang ibang tao, hindi nakaintindi sa akin. Kaya yun, padala niya ng pera. Pero salamat kay God, dahil sa isang buwan siguro, katatlong bisis ako magpadala. Ang dami ko customer, ang dami talaga ako customer sa loob, sa labas. Para kung hindi na hindi ako nag-aapak sa lupa, para kung naglulumilipad. At saka hindi ko alam kung saan ang gagaling yung lakas na yun. Praise the Lord! Kasi ang customer ko sa amo ko, nag-aaraw ako ng kulang-kulang 3,000 ang araw ko. Kaya matutupad ko yung ano kong, ang isang sakong bigas, 3 days lang yata, nandun mga pamangkin ko, mga kapatid ko, mga ano ko, nandun lahat sa bahay. Tapos ang mga 5 days na yon, nag-church ako dito. Pero nang Webis na yon, doon ako nagtulog sa dati kong bahay. Iyak na ako ng iyak, Lord, hindi ko matanggap mamatay ng tatay ko. Hindi ko matanggap. Sabi ng mga kapatid ko, Inday, pakawalan mo na si tatay. Tapos sabi naman ng tatay ko, Inday, uwi ka na. Kailangan na kita, kailangan kita. Uwi ka na ngayon. Sabi, hindi na kita maantay. Sabi, wala na siya, Tapos yung sabi ko, Lord, kung ano mo nga ikukunin ng tatay ko, sige, pakawalan ko. Pagdating ko dito, 11:30, hindi nila alam, mag-start na tayo, di ba? Mag-start na tayo. Ang dami kong, hindi ko alam kung ilang kapatayin dila ako, tubig. Tahimik lang ako, hindi lang ako, hindi po. Dasal ako ng dasal, sabi ng anak, tumawag, nanay, nabuhay si Lolo. Sabi niya, ganyan. Sabi niya, anak, sabi niya, Rizel. Hinawakan niya si Rizel. O ikaw yun, hawakan nga, patay na yung tao. Sabi niya kay Rizel gano'n, tapos dinilat yung mata niya. Tapos mamaya-maya isa naman, nandoon na yung, aalis ng araw na yon, o aalis ng kapatid kong si Man. Nandiyan na yung, yung pinabayari si Peter? Si Peter? Si Peter? Yun ang nandoon na na-schedule na, nandoon na sa St. Peter, yung mga pagkain, sabi ng kapatid ko, doon ilagay si tatay ko sa St. Peter, kung ilang araw doon, ang expenses ko, pabayaran ko na, nag-ano-ano. Tapos sabi ng kapatid ko, sabi ng mga uncle namin, ano ba kayo? Bakit hindi nyo yan? Dinalang lo ang tatay nyo sa ospital. Ang dami na, mga Seventh Day Adventist, mga Baptist, mga nagpunta na sa bahay, yung pari, mag-ano na sa tatay ko. Kasi dalhin na siya doon sa St. Peter. Dahil, na siya, yung ibalsamo. Ibalsamo. Tapos nagsalita ngayon ang kapatid niya. Oo. Tapos sabi ko, ibalsamo? Iba yung balsamo, kinukuha ng dugo. Sabi ko, tapos hindi na mabubuhay ang tatay ko. Sabi ko nga, sabi ng kapatid ko, Inday, ikaw ang mag-ano, kasi pangatlo ako. Hindi ako mag-desisyon dahil pangatlo ako. Ang desisyon ng number one at number two. Pero ako nag-desisyon, sabi ng kapatid ko. Inday, nang dalhin namin si tatay sa doktor dahil pinapagalitan ako ng mga uncle natin. Kasi bakit ba kayo? Hindi nyo dinadala sa ospital yan. Sabi ko, sige na, dalhin mo. Abay, nagising si tatay ko.
sabi ng tatay kong gano'n, hindi, puro, hindi. Tapos, ginilat niya, inawakan niya si Rizel, eh, nagdilat ang mata niya kabila, tapos sa kabila naman. Hindi tumampo si Rizel. Ang ginawa ni Rizel, ginilagyan ng gatas yung bibig. Sabi ni Rizel ng gano'n, lolo, sabi niya. Tapos, sinabi ng boses, wala na yung boses ni tatay ko. Dahil lumakad na siya, parang gano'n. Pero naisili ko, siguro pinabalik siya ng nanay ko dahil yung tatay ko makasalanan. Napaka makasalanan tatay ko, nandun yung babae, nagsusugal, lahat. Lasing kiro, nagpo-coffee, nag-ano. Siguro pinabalik siya ng nanay ko kasi wala ng nanay ko. Sabi ng nanay ko siguro, bumalik ka dahil gusto ko yung maging kasama ka. Malinisan mo muna yung katawan mo. Kasi nakikita niya nga, mag-isa siya, sabi niya, natatakot ako, huwag niyo ako iwanan kasi may kukuha sa akin. Sabi niya gano'n. Tapos araw-araw, hinapalakas siya, tinulungan siya. Hanggang video na naka-recover si tatay ko. Ako naman dito, trabaho. Wala akong pahuran, wala akong katapusan ng trabaho. Para lang ako ipadala ko doon. Tapos itong kapatid kong siman, akala niya siguro siya lang ang tumutulong kay tatay, pero hindi niya alam, nandiyan si God. Alam ni God kung sino talaga sa amin yung talaga kay tatay ko. Yung kapatid ko, nga pang-apat yun, para yung akong binibilangan niya. Sabi ko, hayaan mo sila, hayaan. Tapos yung asawa niya naman, sabi ng asawa niya, ay tatay, kakain ka na, pagkamita ko, ay tatay, kakain ka na, o ito, may dala akong pagkain sa'yo. Tapos nagsasalita ng tatay ko, masabi niya, kung hinaharap niya yung mga anak ko, kung mayaman na kayo, akala niyo kung sino na kayo, ginaganyan niyo na ako. Iyon palang hipag ang ibig sabihin ng tatay ko. Sabi ng mga anak ko, nanay, pinapagalitan kami ni Lolo. Sabi niya ko, no, mayaman na kami, kaya hindi na namin siya iniintindi. Sabi ng mga anak ko sa, ayan niyo na lang, Lolo, yung paano niya. Tapos sabi ako, nagtatrabaho. Ang hirap pala, sabi ko, nga wala may tumulong sa tatay ko. Kasi pagod ng anak ko, at payat-payat si Rizel ko na yun. At si Bingbing ko, may anak din, may tindahan pa doon, man. Kaya ang hirap pala ako nga. Yung isa ang kamay mo, kailangan pala dalawang kamay mo. Ang magkasikaso ka tatay ko, maghanap buhay ako. Yung kapatid kong panganay, kung saan-saan na napupunta siya sa ibang tao, doon siya nagtatrabaho. Kasi ang gusto niya, suportahan ko siya. Gusto niya yung kapatid kong siman, magbibigay sa kanya 3,000 ang aman. Tapos ako nagbibigay naman ako sa kanya, kung minsan 3,000, minsan 2,000, 1,000. Hindi pa pala kasya sa kanya. Ngayon, may ano kami, may ang kapatid ko na yun, may ano siya ng tubig. Para kay tatay doon, nag-aaraw ang tatay ko 300, 400. O ngayon, nawala ng tatay ko, natuloy na siya talaga. Yung kapatid ko, alam ko nagsisi, pero hindi niya din maisabi yun na nagsisi siya. Dapat sa kanya yun, hindi nakaibigay ng kapatid ko. Dahil sabi ng kapatid ko, seriously namang alaga kayo na yung tatay. Bakit niya ibigay natin sa kanya? At sana napagawa namin siya ng bahay. Ngayon, ang lupa mapinigay sa tatay ko at nanay ko, sa mayaman na nag-adapt sa nanay ko, dapat sabi nila kay Rizel, sabi ko, hindi ko na aagawin sa kapatid ko, hayaan mo na siya. Dahil sabi ko, kung aagawin ko pa yun, or kukunin ko pa yun, dahil at kung nag-alap, hindi na, mag-aaway lang kami. Kaya sabi ko, antayin ko na lang kung anong para sa amin. Mag-alap na lang sa kapatid. Kaya, so yun, sabi ni Petora, kung bakit nabalik ako dito, kailangan pala yung ano natin, mag-step talaga tayo. Kasi yung ating ano na yun, may ano, yung isya, yung ano ba yun, yung pag-intindi ko yung doktora, mag-step, ibig sabihin, ang tatay ko, nag-step ako sa tatay ko, kaso ako lang, kaya pala, may katuwang tayo. Katuwang natin si God. Or, hindi lang tayo, hindi natin matutupad yun kung wala si God. Yes! Sige, tapos na natin. Hindi ko ulit alis pa. Hindi ko pa alis.
Kasi lang din natin. Paano yan? Kasi ate, ito lang yung magkapatid. Kasi ako. Mag-close na natin yung prayer. Mag-close na tayo. Ibali sa kanila. Sige. Amen. Yung mga nagluluto, yung mga panginagawa sa gawain, huwag po kayo mapapagod. Amen! Kahit mga nag-service, yung mga tita natin na kahit na young ones na, nagtataksi pa rin para makarating ng gawain. Amen! Naka bless! Amen! Maingat kayo dalawa. Kahit dalawa. So, ibig sabihin, may pag-aani po. Amen! Kaya yung ginagawa natin sa gawain, may pag-aani po yan. Amen! Amen. Pagdatrang natin, yung pagtutugtog, lahat po may pag-aani. Amen! Yung sinabi ni Kuya doon, yung kanyang sinasabi na pledge, yan po'y hakbang. Amen! Pero yung hakbang na yan, Kuya, may power yan. Amen! Amen! Kasi yan din ang sinabi ni Jacob noon eh. Amen! No? Makbang siya. Tignan mo naman, binilis siya ng Panginoon. Amen. Amen. So, ipag-pray po natin itong hallelujah. Talagang si Kuya doon eh, yung kanyang plano ay natupad, ano? Amen. Plano ni Lord to. Kasi bago ka pinapunta doon, no? Hinubog ka muna sa gawain. Amen. No? Para kung nakita uli kayo doon sa tatay mo, ibig sabihin, meron ka nang ma-share sa kanya. Amen. 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 Hindi niya talaga ito. Pastor, sama niyo po sa prayer, di ba? Tandaan mo yun? December po, last year. September, ano? December. Last year. Oh, ito ang kanyang pagpunta ng kanya. December, last year. Last year. Ibig sabihin, 2016. Yung prayer, siya ay naniniwala na may mangyayari sa prayer. Amen. And, kaya dapat nang mahabang natin, pag-pray natin, at man ang plan natin. Katulad yung katulad sa inyo, kaya Lardo. Oh, yung trabaho na nag-aabong sa'yo, patuloy natin pag-prayan. Amen. 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 Kung ano yung plano ng Panginoon, ano, Kuya Edwin? Amen. Pero ito ka, dahil nandiyan si Kuya Edwin, ano? Amen. Pray niyo si Kuya Edwin. Amen. Nabigyan ng wisdom para yung kanyang amo eh. Amen? Amen. Okay. So, congratulations po yan doon, ano? Ilang araw ka na lang? Hopefully, after Monday po, baka 5 days. Sana maka-attend po ako ng one last Friday. Let's see. Amen. Is it? Tunay na, tunay na. Tapunta lang yung ano, yung isa natin kakilala, 2 years nang gusto pumunta ng Canada na pwede. Couple na. Eh, kasi nauna minsan yung yabang eh. Dapat huwag tayo magyayabang. Amen. Eh, si Kuya doon, tahimik lang, di ba? Amen. So, ganun dapat tayo. Yung tahimik lang. Huwag yung ibubos mo agad, wala pong nangyayari. Amen. Amen. So, again, congratulations Kuya doon, ano? At pinagpipray namin na ikaw ay magpalain ng Panginoon saan ka man niya dalhin. At gabayan ng Holy Spirit. Amen. Kung ano man yung plano mo, amen, ay dapat yung plano ng Panginoon ang maganap sa iyo at sa pamilya mo. Amen. And napakagandang sinasabi mo na yung asawa ay maisasama mo. Wow. Amen. Yan ang pinakatabi. Dahil yan ang gusto ng Panginoon na magkasama ang mag-asawa. Amen. Kahit saan man punta. Amen. 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 May opportunity ka, kaya dapat mapuntahin mo ang misis mo. Kasama kayo. Yan ang maganda. Amen. Amen. So, let us pray. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos.
kaputihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Kaya nakilang yun. Yes. Tunay nga na ang Diyos na ang pinaglilingkuran ay buhay. Amen. At tumutugon sa lahat ng aming mga itinadalangin, Panginoon Diyos. Yes. Lalo nga na nakilang Diyos, kung sa kaputihan namin ang paghingi namin, Lord, ito hindi mo binibigo, Panginoon Yes, Diyos. Lord. Kaya nga maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat hindi ka bumibigo sa bawat panalangin ng iyong mga anak, Lord, Panginoon Yes. Diyos. Itinadalangin namin, Panginoon Diyos, ang mga papeles na ito, o ang bisang ito, papunta Yes. ng Canada, o yan doon, Panginoon Diyos. Ito'y inumpisahan mo na po, Panginoon Diyos. Salamat po sa answered prayer ni Kuya God, Panginoon Diyos. Yes. Dinadalangin namin na ang kanyang patutunguhan doon sa Canada, Panginoon Diyos, ay lalo po po siyang pagpalain sa kanyang buhay, kaya sa bawat ganyang i-desisyon, Panginoon Diyos, ang desisyon mamasunod, Panginoon Diyos, kaya hindi nakilang Diyos, ikaw po ang kumilos sa kanyang buhay at yung kanyang natutunan, mga salitang narinig niya, Panginoon Diyos, magrema, Panginoon Diyos, kaya hindi nakilang Diyos, ito'y magamit niya, Panginoon Diyos, doon sa pupuntahan niya, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na magbigay ng kaalaman sa kanya at gamitin mo po siya, Panginoon Diyos, para mag-share. Yes, ang kaligtasan sa lahat ng mga tao doon o sa mga Pilipino, ng mga kasama niya, Panginoon Diyos. At kami po yung nag-agree na one day makakasama niya rin ang kanyang asawa doon, Jesus mighty name. At patuloy namin, dadalangin ang kanyang mga magulang, Panginoon Diyos, na sila ay magkatagpo muli, Panginoon Diyos. At sa maraming salamat sapagkat hindi sila tumigil ng pananalangin kay Kuya Don, Panginoong Yes, Diyos. Sapagkat Yes, hindi mo siya pinabayaan, Panginoong Diyos, sa kabila ng nangyari sa kanya mga nakaraan. Ngunit ikaw ay nandyan pa rin, Panginoong Diyos. Ang iyong protection ang naganap sa kanya. At patuloy nga na ang iyong protection ang sumama sa kanya, Panginoong Diyos. At sa yung kanyang aeroplano sasakyan, ikaw po mag-ingat, Panginoong Diyos, ikaw protection. Lahat po, Panginoong Diyos, ng mga kinakailangan, mga papeles, pagpasok ng Canada, Panginoong Diyos, ito po ay maging maayos, Panginoong Diyos, kapangyarihan ng iyong pangalan. Ngayon din, nakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoong Diyos, sa company kanya po tatrabahuhan. Yes. In the mighty name of Jesus. And Panginoong Diyos, narinig mo ang kanyang binitiwan sa iyong harapan, Panginoong Diyos. At alam mo, nakilang Diyos, ang lahat ng ginagawa namin ay may pag-aani, Panginoong Diyos. Yes. Salamat Yes. po, Panginoong Diyos, sa buhay ng mga nagpatutuo, Panginoong Diyos. Sapagkat tunay nga, nakilang Diyos, na ikaw ang nagpapakita ng iyong katakilaan sa bawat Yes. isa. Ikaw ang nagpapakita na ikaw ang dakilang mga gamot. Ikaw ang nagpapakita, Panginoon Diyos, na ikaw ang nagsusupply sa lahat ng pangangailangan. Basta lang kami ay mag-obey sa iyong kalooban. Yes, maraming maraming salamat at pagpalain mo nga po ang tumatayo sa bawat BS namin, Panginoon Diyos. Patuloy na bigyan sila ng kapangyarihan to share your gospel, Panginoon Diyos, sa kalatutnaan namin at salamat din sa buhay ng aming mga kapatid sa Almaray, Panginoon Diyos. Salamat, salamat po. Ito po'y hindi pagkakataon na sila'y makaating. Ito po'y kalooban mo, Panginoon Diyos, na sila'y makapakinig ng iyong salita sa araw na ito, Panginoon Diyos. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. I-bless mo nga po ang mga kapatira namin sa Almaray, Panginoon Diyos. At hindi na kailan Diyos, salamat po sa buhay ni Kuya Edwin na siyang nag-share ng gospel ngayon, Panginoon Diyos. At sa mga nakinig, ito po'y patuloy mong ipaunawa sa bawat isa sa amin na hindi namin tutularan si Ananias at si Sapphira sa kanilang ginawa, Panginoon Diyos. Bagkos kami ay maglingkod sa iyo. In Jesus' mighty name, balutin mo po ng iyong banal na dugo ang visa ni Kuya Don, Panginoon Diyos. At si Kuya Don, banal na dugo, mga pulo hanggang kalampakan. In the mighty, mighty name of Jesus, O God. Lahat ng papuri at nakilaan ay sa iyo lamang. Amen. 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 Glory to God. Sa BS na susunod po, si Kuya Joel po ako. BBS leader po sa Friday. Amen. Prepare ka, Kuya Joel. Amen.